Ito nga bang Barangay Hinebra ay talagang gustong makuha itong point guard ng Phoenix na si Encho Serrano? Sa ngayon kasi nakita natin doon sa finals mukhang malaki na talaga ang pagkukulang dyan at baka mangyari daw ay trade dito si Pringles sa Phoenix kapalit ni Serrano o di kaya si Tyler Teo. Huwag na tayong magulat kung mangyayari ito dahil sabi nga nila si Stanley Pringle hindi na katulad nung dati ang naging laro niya magmula nung nagkaroon siya ng sakit sa tuhod. Kumbaga nawala na yung bilis niya, hindi katulad nung nasa PBA bubble na parang siyang si Justin Brownlee. Kaya sa ngayon, hindi na nakapagtataka kung ititrade nga to si Pringle dahil syempre gusto ng Barangay Hinebra na lumakas sila sa darating na Philippine Cup. Hindi pa natin matitiyak kung mangyayari yan. Makikita naman natin si Pringle, minsan nakaka-score pa rin ng double figures. Pero hindi na siya katulad nung dati na napakaraming minuto na nakaya niyang laruin dahil very consistent yung kanyang performance. Pero ngayon, parang backup point guard na lang siya at hindi na katulad nung dati na gabi-gabi maasahan mo na magbe-20 puntos. Kaya sa ngayon, pwede natin rin sabihin na ito si Encho Serrano, hindi rin naman siya i-score ng ganong kalakihan. Pero maganda dito kay Serrano, bata pa at maliksi ito pagdating sa depensa. So yan siguro tinitignan ngayon ang Barangay Hinebra kung bakit nila gustong makuha ang batang-batang player na ito. Dahil syempre malaki maitulong yan sa Barangay Hinebra lalo na nakita natin doon sa finals. Kung paano masyadong nasagad sa minuto yung mga starters ng Gene Kings kaya sila natalo. Malilipat na nga ba itong si Jason Perkins dito sa San Miguel Beer? Ang report kasi ngayon naghahanap daw ang SMB ng big man na pwedeng tumulong dito sa kanilang lineup at ang isa sa nakikita ng mga insiders ay itong si Jason Perkins ng Phoenix Jewel Masters. Ito raw kasing si Vic Manuel ay parang hindi angkop sa sistema na pinapairal ngayon dito sa San Miguel at yan ang dahilan at baka ito ay matrade. Siyempre ito si Manuel ay galing na sa Phoenix so baka hindi na nila yung tanggapin at ang mangyayari dito isang 3-team trade kung saan itong si Manuel mapupunta sa isang farm team katulad ng Terra Firma o Northport, si Perkins naman sa San Miguel at merong ibang padadalang player dito sa tinatawag nating Phoenix Jewel Masters. Hindi pa natin natitiyak kung sino yan pero sa ngayon mukhang yan daw pinag-iisipan ngayong mabuti ng San Miguel Beer dahil gusto nila na maging competitive sa darating na Philippine Cup dahil sila ang defending champion. Siyempre, nakasalalay ang lahat ng ito kung papayag talaga itong Phoenix na mapunta sa San Miguel itong si Jason Perkins. Pero ang sabi nga nung iba, mukhang nagtitipid daw ng budget ang Phoenix. So kung hihingi ng malaking sweldo itong si Perkins at hindi nila kayanin, baka mapilitan silang ibigay ito sa San Miguel Beer. Pero sa ngayon, kinakailangan muna natin sabihin na ito ay hindi pa talaga kumpirmado. Nandiyan talaga malaking posibilidad na mangyari yan. Kaya kinakailangan natin umistambay at mantayang mabuti kung ano ang gagawin itong Phoenix at ng San Miguel Beer pagdating sa bagay na to.